Sa akin, mga Dzai, disclaimer lang po, hindi pa ako profesional at wala pa akong alam sa pagpapatay ng bahay. Pero lahat po naman sasabihin ko sa vlog na to is yun po yung mga narinig ko sa contractor, sa mga gagawan ng bahay, sa mga plano nila paano andun kami sa Cavite. Kasi sinasabi din nila sa akin lahat ng mga dapat gawin sa aming second floor. Pero don't worry guys, kasi kukuha tayo ng isang bonggang architect or engineer ba tawag doon para i-check yung ating second floor pagbalik natin doon. So I love you all so much mga day. Thank you sa concern. I love you. So hi mga Dzai! Welcome to my life! So for today's video, andito kami sa bahay para pagmitingan ng second floor. Dahil napaka-controversial ng second floor natin. Dahil ang dami nagko-comment, pero I don't take that as negative. Tama ba yung pinag-English ko dito? Pero hindi kayo tinitignan bilang negative comments dahil concern silang lahat sa atin. And I love you all so much mga Dzai. Thank you sa concern. And ngayon, i-explain sa atin ni Papa yung tunay na dahilan kung bakit ganun yung second floor natin. So, Namin nagsasabi na delikado daw. Huwag ko na daw ituloy yung pag-anong second floor. Gawin ko na lang daw bato para buhos agad. Para may mga poste-poste. So, ngayon tatanungin natin si Papa kasi si Papa talaga yung sobrang nakakaalam sa ganung second floor. And madami na silang nagawan na bahay na ganun yung second floor. And ganun din kay Kuya Mars. Sila Kuya Mars, ganun yung ginagawang second floor. So, ngayon tatanungin natin si Papa. I-explain sa atin ni Papa kung paano ba yung magiging eksena ng ating second floor. So, Papa, ano muna masasabi mo? Sabi daw kasi nila, madali daw masisira yung ganung second floor. Ay, hindi, kasi yan, hindi natin masasabi kasi ang inisip namin dyan, nung professional na gumagawa rin sa bakal, ano ng bahay na yun ay talagang ganun ang layout. Ngayon, yung sinasabi nila na may mga poste, pangalawang ano na yun, sa labas, terrace, tagos na ng ano, kitchen, sa kitchen na yun. Ngayon, ito kasing sitwasyon ng bahay doon, dikit-dikit. Dikit-dikit siya. Kaya nilagyan namin ng post na vertical para lumindol man, hindi siya magbabago. Tulakan sila, tulakan. At saka hindi pa yung tapos, no pa? O, hindi pa tapos. Ano pa lang yun, yung first step pa lang yun. O, first step pa lang yan. Yun dito, bukod sa kapit-kapit na yung mga bakal nito sa flooring, kapit-kapit na yan eh. Kapit-kapit na yan bago lagyan ng kesame sa ilalim. Ngayon, etong I-beam, may hagdan to ron eh. Kakapit din yung hagdan dun sa I-beam na yun. Yan, kapit din yung hagdan dyan. Ngayon, etong hagdan na to, meron siyang poste dito na kasi yung sala. Dito yung sala. Tapos dito, divider sa lamesa hanggang pinto. Tukod yan, tukod yan ang pinaka-poste niya ng na steel. Para may divider yung pinto, hindi tumagos doon sa dining, dining table. Dining table kasi yung banda rito eh. Bali yung second floor natin, may poste yon. May poste yon. Bukod dito sa gilid, hindi naman siya babagsak talaga totally. Kasi ang iniisip natin dito, para safety. Tatalon ang mga BMT rito. Yun ang iniisip namin pwersa bago namin inumpisahan yung layout na yan. Ay, sabi kasi pa, parang nakatusok lang. Actually, natakot din ako nung una. Malalim yun. Nakatusok lang daw siya. So, di ba meron pa namang mga alala yun bawat bakal? Meron sa ilalim bago lagyan ng kesa. Yes. So, kung mapapansin nyo, di ba may mga bakal na pa ganun. Yung bawat dulo daw nun, may mga support pa na i-welding doon, di ba pa? May pakapit pa yun. And meron pang pa ganun. May pa, ano bang tawag, vertical ba yun? Vertical, horizontal. Oo, basta para siya magiging kwadrado. Oo, pa kwadrado. Parang net. Magiging panet siya na bakal. And sa bawat dulo ng mga bakal na pinasukan ng pader is may i-welding pa doon na pang-alalay. And may poste pa. Yun ay support sa lindol. Kasi ang lindol, may yugyog, merong may duyan. Ganon ang ano noon. Kaya yung support niyan, meron dito sa baba, meron din dito sa taas. So, Papa, masasabi mo bang matibay ang second floor natin? Matibay ito kasi hindi naman tayo nangahas na
ako lang, humingi tayo ng advice sa engineering doon. Mm-hmm. Yung sa engineering ng Carla, humingi kami ng advice yung pumunta ako roon. In-inspection nila yon, sabi, okay yan, para tulakan sila. Mm-hmm. Tulakan, hindi yung pag lumindol na, alam mo yung lindol yun, yung dinuduyang ka, iniyug-yug, yung nangyari nung ente, yung bumagsak yung Ruby Tower, yun yung kaya inisip namin, kasi mga matatanda na kami dyan sa, ano na yan, experience na yan. Ang I-beam na to ang magdadala niyan, ito. Yung nasa gitna, tapos kudra-kudra doon na yan. Pag makita mo nga doon ngayon, pag pumunta ulit tayo ngayon, puro gano'n na makikita mo, puro kudrado na. Huh? Oo! Puro kudrado na? Binis na nila! Ang natitira na lang dito sa may hagdan. So ayan, yung napakita ko pa lang sa vlog is yun pa lang yung first step ng second floor. Actually, malayo-layo pa yung ating tatahakin kasi may mga paganon pa, may mga suporta pa, may mga square, poste pa. Square. Oo, square yes. And eto pa, may isa pa akong nabasa na Papa, wag daw tayo gumamit ng plywood kasi aanayin daw siya. Hindi naman inaanay yung ano na yun eh. Kasi pag, pwede rin natin buhusan yon ng bato? Oo, pwede rin. Kasi yung ano na yun, pwede pang bato, yung bakal na to. Yung mga ano dyan. Pwede yan. Mag-o-order na naman tayo sinasabi ko sa yung ganitong plate. Yan. Yung plate na ganito. Ito yung ilalatag ngayon dyan. Parang pinakasahin niya, tapos bubuhusan. Okay. Sige. Yan ang bubuhusan ngayon. Dos ang... Kasi daw baka kasi magpalit-palit pa tayo ng ano. Hindi. Yung plywood na crocodile. Oh, mahal nga yun. One to nga ang isa nun eh. Plywood na crocodile. Maganda yun. Mahal yun. Hindi kayang anayin ng ano yun. Kasi marami. Anay talaga doon. Nakita namin. Anay talaga. Number one sumisira ng kahoy. Pero, etong crocodile na to ay sinabi naman namin, nag-suggest din kami, o yan, Weboy, okay yan yung crocodile na yan. Tapos yung gilid lang nun, lalagyan natin ng angular na ano, para hindi siya pasukin ng mga kung ano-ano. Bawat ano, latag, ano, hindi mo mayuyug-yug yun. Tapos merong hard deflex sa kesame, hard deflex, yung kesame niya. May abang-abang ng mga wire na yun, mga butas na sinasabi mong pin light or hub light, pwede yun. Basta ito, maganda ang kalabasan ito eh. Tapos itong harap, yung front, isusunod ko na yun sa bakal, isusunod ko na yung front. Bibili tayo ng pinto na yung nara, pinto para matibay. Tapos itong simento na to, pupunuin natin ng mga bricks yan, yung mga bricks na ganyan, ng sukat lang yung maliit. I-alternate ng ganyan, no? Yung mga ganyan design niya. Bricks ito, bricks. Yan, yan para sa pin dito sa wall na to. Yung hagdan, yung gilid ng hagdan na bato na yon, bricks din yun. Parang maganda na. Nakakahimas ka ng maayos. Wow, eto na ang dreams ko. Kamu. Di ba? True. Oh, actually, mga day, binibigay namin lahat ng best namin dito sa bahay kasi ito na to eh, ito na yung bahay talaga namin, so bakit namin siya titipid? Actually, nagtitipid kami ngayon pero hindi naman porket nagtitipid kami eh, hindi na namin binibigay yung best namin. Actually, bongga, binubuhos namin at ayun pa lang yung nagagawa pero ang laki na ng nagastos namin, di ba? So 101% ng best namin binibigay namin dito sa bahay na to kasi titirahan namin to at titirahan ni Mama at Papa. So minuto nakikita mo yung mga nilagay mong gastos diyan. Siyempre, may imagine mo ito yung pinagpagod. Ganun lang, masiyahan ka. Mm-hmm. Yan na yung ganyang bricks na ano, kulay brown. Ito, sa harap mapupuno yan ng bricks yan. Hanggang sa bintana, sliding na yan. So, ayan, na-drawing na ni Papa ang buong sliding pangarap ng bahay namin. Dahil ang tanong lamang natin dito is yung second floor. So, Papa, final answer, anong masasabi mo sa second floor natin? Full of heavy duty. Ayan. Safety, ika nga sa pag nagtatrabaho kami, makakabasa ka kagad ng safety purse. Yan, ito ay full of safety purse. Yes. Sana yung masasabi mo sa mga nag-comment sa atin na
hindi daw siya matibay. Pero mga concern lang naman siya. Ah, oo, tama yan, tama yan. Basta, antay-antay lang. Yeah. Makukuha sa dahan-dahan to. Step by step. By the way, happy birthday ulit, Papa. Ay, salamat. Salamat. Happy birthday. Anong birthday wish mo pa? Basta, magampanan ko pa yung tungkulin ko sa inyo. Yun lang ang... So, ayun mga day, hanggang dito na lang ang ating video about sa second floor. And sana nabigyan namin ng linaw na safe naman yung second floor namin. Don't you worry mga Dzai, dahil sa pagbalik namin doon is manghingi tayo ulit ng advice sa mga architect, yes, mga engineer. So, ihingi tayo ulit ng advice sa kanila para malaman talaga natin na safe talaga siya mga Dzai. So, I love you all so much mga Dzai. Thank you so much sa lahat ng mga comment, advice, and concern nyo. I love you so much mga Dzai. Bye!